Solo body mo trip ka. Ngayon maganda ito. So, wala siyang laban, pinalo. Grabe na body mo. Heatcram, ibabody bag daw ni Lanseta. Target, mataas daw ang paghanga kay Lumi. At sinugan, nagtataka kung bakit walang makuhang suporta mula sa mga vlogger. Hindi maitatanggin ito na ang pinakamalakas na taon para sa mga Battle MC dahil sa dami ng pintong nagbukas para maipakita ang mga talento nila. Idagdag pa nga rito ang kapunapunang pagtaas ng mga pot money na paglalaban-labanan ng mga MC, kaya sigurado na mas lalo pang inspired ang mga ito na paghandaan ang bawat battle nila. Unang naglapag ng 1,000,000 piso ang ligang Pangil sa Pangil na sinunda ng Flip Top na may 2,000,000 piso para sa isa buhay ngayong taon. Tila hindi naman nagpahuli ang sunugan at sa muling pagbabalik nga ng liga ay mas tinaasan pa ng hanggang 3,000,000 piso ang inilaang papremyo sa sunugat tournament ng kasalukuyang taon. Mukhang mas lalo pang nakadagdag sa excitement ng mga aspiring MC ang pagbubukas ng Sunugan Campus ito lang buwan sa mga newcomers na gustong mas ma-develop pang skills at eventually ay maging handa na sa mas malaki pang entablado. Para sa mga baguhang gustong matutunang sumulat at maka-experience bumatel, mas mahasa ang rhyming skills, lahat ng ito ay matututunan sa Sunugan Campus ng libre. Ilang veterano na sa larangan ang magbabahagi rin ng kanilang mga nalalaman tungkol sa pag-battle. Lahat ng makakasali ay magkakaroon ng pagkakataong maranasan ang una nilang rap battle matchup hanggang sa maging biyasa sila at makasama sa lineup ng mga susunod na Battle Royale Tournament Weekly. Sa isang post naman ng page, idinaan ng sunugan ang pagkadismaya sa mga vlogger at content creator ng hip-hop news dahil sa kakulangan ng suporta ng liga mula sa mga ito. Nakakahalata na raw sila dahil sa kawalan ng balita online tungkol sa movement nila. Ayon naman sa hiwalay na post nito ay ang sunugan pa rin daw ang best battle rap league sa buong mundo, ang pinaka-creative, original at biggest risk taker. Wala man daw silang nakukuhang views ay ginagawa pa rin nila ito para sa kultura. Tinapad na nga ng PSP ang inaasam na muling pagsampa ng veteranong MC na si Target sa entablado. Halos isang dekada na rin mula ng huling battle ni Target, kaya naman marami sa tagahanga niyang nasabik sa pagbabalik niya. Inanunsyo rin ni Target na bagamat wala pang kompirmasyon, ay posible raw ang rematch nila ni Delo. Isa rin si Balakid sa mga maaaring niyang makalaban at napag-usapan na rin naman nila ang tungkol dito. Nang mabanggit naman si Luni sa comment, ay sinabi ni Target na mataas raw ang paghanga niya rito dahil ni minsan ay hindi ito nagpabaya kahit na sino ang nakalaban nito. Pinaalalahanan naman ni Target na babattle daw siya ulit para sa mga fans niyang nag-aabang sa kanya at huwag sana nilang taasan masyado ang expectation nila sa kanya na makasabay siya sa mga bago ngayon. Delo versus Target na rematch ay possibility. Pwede, okay naman sa akin. Yung Target versus Malakit, kami mismo ang nag-uusap para dyan sa laban na yan. Maglalabanan kami noon, hindi kami magpe-personal. Target versus Lumi, paso pa sa'yo, huwag naman. Kung husay ang pag-uusapan bilang rapper, battle MC, no doubt yung Lumi. No wonder marami gusto siyang apparel dahil syempre, gusto mo testingin kung ano yung kakayahan mo. Ang gusto ko sa kanya, hindi siya nagpapabay. Hindi kanya underestimated. Lalabanan kanya with all his might. Nakaka-disrespect. Pag yung kalabang parang binabaliwala ka lang. Ngayon maganda yung si wala siyang kalaban ng binaliwala. Grabe na bata yun. Naging usap-usapan ang huling laban ni Lip Cram kung saan dinaig niya ang crowd favorite na si GL sa score na 3-2 noong nakaraang Belta Balentong 10. Kakaibang Lip Cram ang ipinakita nito sa pagharap nila ni GL at napakalakas ng performance niya ng gabing yun. Bumuhos ang paghanga ng mga nakapanood, papalive man o recorded sa stage presence ni Lip at pagmanipulate nito ng crowd. Dahil dito ay lalo pang na-excite ang mga fans sa paparating na laban niya kontra kay Lanseta sa Matira Mayaman. Napakahusay rin kasi na ipinakita ni Lance sa laban nila ni Zaki noong unang Pangal sa Pangal event kung saan natalo niya ito. Kanya-kanya na ng hula ang mga fans kung sino nga bang mananalo sa dalawa. Samantala, sa isang live naman ni Akata, pahapyaw namang sinabi ni Lanseta ang balak niyang pag-bodybag sa mga kalaban niyang si Lip Cram. Isang round ba lang? Mama, di ka nakakagam. Magkano kasi ako? Triple time kasi ako. Ay, siya na wala si Lip Cram. Ah, wala. Triple light lang. Oh my God! Ay, laki nito, man! Ano ba di mag-shell o lip crown ka? Let's go, mami! Let's go!